Hello po, good morning po sa ating lahat. Welcome back na po sa ating YouTube channel. For today's video, atin pong pag-uusapan yung tungkol po sa mga galis o ringworm na ating mga alagang mga biik. Kung kayo po ay mahilig po sa pag-alaga ng mga baboy o kahit anong hayop pang kabuhayan, pang agrikultura, mag-subscribe lang kayo sa aking YouTube channel. Ryan Patinio, Agri Farming, Family and Kitchen Adventures. So ngayong umaga po mga kaibigan, atin pong pag-uusapan yung tungkol po kung sino bang nakaranas ng ganito sa kanilang mga biik. Ito po ay tinatawag na ringworm. Yung iba naman, ito po ay tinatawag na mga galis-galis. So, yan po ay cause po ay bakterya, and then yung iba naman po ay cause po ay fungus o fungal. Ang atin pong igamot dito ay duble po. Pwede po tayong maggamot ng antimicrobial, and then pwede po tayong maggamot ng antifungal. Meron po mga gamot po na antimicrobial at the same time antifungal. Yan pong gamot na yan ay nakadesign po yan para po dito po sa mga galis at saka mga ringworm ng ating mga alagang mga biik. Ito pong mga ganito po mga kaibigan ay atin pong kadalasan makikita sa bandang tenga, dito po sa bandang tiyan, sa mga dede nila, sa pusod nila, at saka dito po sa bandang pigi po nila. O kaya naman dito po sa bandang singit ng mga o armpit ng mga piglet natin o mga biik natin. Doon kasi po kadalasang namumugad yung mga bakterya o mga fungal na sanhi po ng ringworm o saka ng sanhi po ng mga galis natin mga alagang biik. Para po matanggal po yung mga ganyan po mga kaibigan, dapat talaga araw-araw nyo pong paliguan ang inyong mga biik. Umaga at saka hapon. Kapag hapon na po, huwag nyong pong paliguan kapag bandang 6 o'clock na po ng hapon. Dapat kayo po napapaligo na nga sa 3 to 4 o'clock ng hapon. And then sa umaga, mga 7 o'clock to 9 o'clock, ganon. Yan po yung ideal time na kayo po mapapaligo. Kasi kapag yung mga biik nyo po ay pinalaguan nyo po ng mga 6 o'clock onwards, 7 o'clock, 8 o'clock ng gabi, yan po ay magkakabuo ng complication. Magkakaroon po sila ng pag-uubo, pneumonia, pagsisipon, kasi malamig po yung katawan nila at saka yung kanila pong hinihigaan na simento ay malamig din po yan. Yan po ang sanhi po ng pag-uubo, pagkaroon ng sipon, pagkaroon ng pneumonia sa ating mga alagang baboy. Para maiwasan po yung ganyan mga kaibigan, kapag kayo po nagpapaligo sa mga alagang biik nyo na mayroon pong mga galis, mga ringworm, dapat hanggang alas 3 at alas 4 lang po ng hapon kayo mapapaligo. Maximum of 5 o'clock sa hapon. Sa umaga, kahit anong oras pwede. Huwag naman po yung nasa 10 o 11 kasi sobrang init na po yung mga kaibigan. Di rin po maganda sa katawan ng mga biik na atin pong pinapaliguan. Kapag sila po yung na-expose na po sa sobrang init, mas maganda na paliguan muna bago po ma-expose sa init. Yan po yung dapat ang atin pong gagawin. Pagkatapos yung pong napaliguan yung mga biik na mayroong ringworm, dapat talaga linisan yung mabuti yung area kung saan po mayroong ringworm. Pwede po kayo maglagay ng any antimicrobial na shampoo katulad po ng washout, Zeromite at saka iba pang mga antimicrobial po na mga shampoo. Yan po yung ginagamit sa pagligo natin mga alagang manok, mga alagang tuta at iba pa pong mga hayop na mayroon pong mga kuto at saka mayroon pong sakit sa balat. Ang ating pong ginagamit ay yung washout at saka Zeromite. Pagkatapos natin paliguan yung mga biik mga kaibigan, atin po yung hawakan yung isang paa. And then, atin pong pahiran ng washout o Zeromite yung mga ringworm site o yung mga galis kung saan po banda sa kanyang pangangatawan. Para po yung mga bakterya at saka mga fungus po na nandoon ay sila po ay mapupuksa sa pamamagitan po ng pagpahid po natin ng shampoo. Pagkatapos natin pahiran ng shampoo, huwag muna natin banlawan ng tubig. Para na sa ganon, yung epekto po ng shampoo mga kaibigan at saka yung baho ng shampoo ay nandodoon pa rin sa sugat ng mga ringworm kung saan po mayroon pong mga bakterya po doon. Pagdating po ng tanghali po mga kaibigan, yung atin pong pinapahiran ng shampoo ay tutuyo na po yan. Kapag matuyo na po yung ating pinapahiran ng shampoo kung saan po mayroon pong ringworm o galis, atin po yung sprayhan ng Combinex Wound Spray o kaya na po Quick Heal. Doon po rin sa area kung saan po tayo nagbibigay ng shampoo. Para po mas mapuksa po natin yung mga bakterya at saka mga fungus na nandoon pa rin sa sugat ng sanhi po ng ringworm o galis po ating mga alagang biik. Ang pag-spray po ng Combinex mga kaibigan, dapat huwag nyong ilapit sa masyado sa may sugat. Dapat mayroon po kayong mga 6 inches or half a ruler na distansya. Doon po kayo mag-spray. Yan po yung layo ng pag-spray nyo ng Combinex para po yung medisina po ay pakalat.
Kasi pag sobrang lapit po mga kaibigan, yung pag-spray ng medisina po yan ay ano lang siya, pointed arrow lang siya o pabilog lang siya. Para sa isang spray, marami pong masakop natin na area. Isa po yung tips po mga kaibigan para atin pong makontrol yung mga ringworm at mga galis po natin mga lagang biik. Pwede din po kayong magturok ng ivermectin injectable doon po sa mga lagang biik na mayroon pong mga ringworm. Kasi po, yung ivermectin na injectable, yan po ay para talaga po sa mga skin diseases po natin mga alagang hayop. Pwedeng biik, pwedeng kalabaw, pwedeng baka, kambing, kahit anong hayop po basta mayroong mga skin diseases, pwede po natin yung turukan ng ivermectin. So ang pagturok naman po ng ivermectin po ay hindi po siya intramuscular. Subcutaneous lang po siya o doon lang po sa taba ng ating mga alagang biik. So dapat po tayo mag-inject yan dito po sa hita. Atin pong itaas yung isang paa sa bandang hulihan. Kapag nakikita yung parang may ganyan na mga space doon sa paa at saka sa kanchan, doon nyo po tusukan ng ivermectin. Patagilid po mga kaibigan para po hindi po aabot sa laman o sa meat yung ating injection. Dapat nasa subcutaneous lang o sa taba lang po ng biik yung ating mga medisina. Para po mas maganda po yung epekto doon po sa kanila pong mga galis o mga ringworm po mga kaibigan. So yan lang po ang ating pong dapat tandaan kung paano po natin kontrolin at gamutin yung mga ringworm o mga galis sa inyong alagang biik po mga kaibigan. Hanggang dito lang po at maraming salamat po sa inyong panonood. Happy farming po mga kaibigan. See you next time. Bye-bye!